Sa bata ang game sa hamon ng buhay. Sa loob at labas ng court, Tara G! Samahan nyo kami dito sa Lighthouse Game On! Game sa hamon ng buhay. Sa loob at labas ng court, Tara G! Samahan nyo kami dito sa Lighthouse Game On! Magandang araw Kuya Jom at magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa atin. Ito ang Lighthouse Game On! Magandang araw kay Zeus, andog ng The Great Lighthouse Foundation Incorporated. Sa pamamagitan ng Ministry Arm nitong Lighthouse Outreach for Community Kids o LAC. Tama ka dyan, Kuya Job. At alam mo ba na ang LAC ay isang ministry sa mga kabataan sa mga challenge communities natin sa pamamagitan ng sports unang-una na dyan, music, arts at sa iba pang relevant na programa natin dito sa Lighthouse Bible Baptist Church. Ang episode natin ngayon, Kuya Job, alam mo ba, ay ang basic dribbling. Precis, ba't kailangan natin mag-dribbling? Alam mo, napaka-importante ng dribbling sa isang basketball kasi alam mo kung bakit? Dribbling is a fundamental basketball skill that requires hand and eye coordination. Napaka-importante nito kasi kailangan mong protektahan yung bola sa mga kalaban na gustong kumuha sa'yo para makarating ka dun sa court kung nasaan kayo. Pwede mong ipasa or pwede mong ishoot. At para tulungan tayo na matuto, tawagin natin si Kuya Franz at si Kuya Benok. Tara! Kamusta kayo? Ayan. So, handa na ba kayo na turuan natin yung mga manonood natin? So, simulan natin sa kamay. Pag kukuha kayo ng bola, dapat hindi siya yung nakaganito. Dapat may allowance na ganyan. At pag nag-dribble kayo, sa tulad ng ganyan, dapat hindi siya ganyan. Lagay nyo siya ng parang may pulsong kumpas. Ganyan. Yan. At dapat yung bola ninyo ay nasa isang lugar lang, hindi siya aalis. Ayan. Ganyan. Okay? Ngayon, pag nakuha nyo yan, try natin mag-bend sa kanila. Okay? Tapos, pag nag-dribble kayo, dapat hindi sobrang taas. Ganyan lang, yung mababa lang. Ngayon. Yan. Pag nakuha nyo yan, try nyo protektahan. Kunyari, yan, ganyan kayo. Oh. Di ba nakakatawang yung itsura natin? Pero ganyan talaga ang tama. Ganyan ang basic. Okay? Oh. Try nyo naman sa kaliwa. Lipat. Yan. So, dapat hindi siya aalis. Try bent nyo pa kayo. Yan. Try natin. Lipat natin sa kanan. Okay, ganyan. Diba? Ganun. Kamusta? Ayos, diba? Ngayon, try natin maglakad. Dito tayo manggagaling. Tapos maglalakad tayo. Gagawin natin. Ganito lang. Dapat pala yung mata ninyo nakatingin kayo, nakafocus kayo sa kalaban. Okay, try natin. Ganito. Gagawin natin, ganyan. Tapos, try natin, lilipat nyo sa kanan na ganito. Okay, ganun lang. Ready? Go. Isa pa. Next. Yan. That's it.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga binigay niyang biyaya. At lagi niya kami ginagabay sa aming bawat laro na walang nai-injury. Nagpapasalamat din po sa LAC Ministry na nagpapatuloy sa paglalaro at natututo. Hindi lang sa basketball, natututo rin sa mga salita ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginagabayan niya po ako araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa mga biyayang binibigay niya sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa LAC dahil kung wala po ang LAC, wala rin po ako dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Timeout. Ito po si Coach Eric Torres at ito po ang ating segment na tinatawag nating Timeout dahil timeout muna tayo sa paglalaro at pag-iinsayo para pag-usapan natin ang tinatawag nating winning moments sa tunay na buhay. Ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano natin i-relate o i-apply ang dribbling sa tunay na buhay. Sabi nga sa Philippians 3:13-14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So anong ibig sabihin yan? Alam niyo po, sa dribbling, wala po nagdi-dribble ng pabalik. Ang pagdi-dribble po natin parating pasulong, forward, no? Ang ibig sabihin, ang isang basketball player ay parating papunta dun sa goal. Sa tunay na buhay, ang isang tao ay kailangan may goal. Kung hindi, wala siyang direksyon. So every person must try to move forward towards his predetermined objective or goal. Ngayon, ano ba ang pinakamahalagang goal ng isang tao? Ang pinakamahalagang goal ng isang tao ay ang makilala niya ang kanyang Panginoon at tagapagligtas, na walang iba kundi si Lord Jesus Christ. So kapag ka nalaman na natin that we need to know and learn Christ, then everything will follow. Napakalinaw po niyan na kapag ka nagdi-dribble po tayo, minsan may mga aagaw, may mga steals tinatawag, no? Kumbaga mayroong mga moments kung saan mas mahihirapan tayo sa buhay. Pero dahil alam natin ang patutunguhan natin, kailangan natin ma-shoot yung bola, kailangan natin makilala ang Panginoon, kailangan natin magpatuloy despite all the challenges in life, ganyan po ang pinakamahalaga. Ang matutunan natin na tayo ay may Kristo sa buhay, at kapag tayo ay may Kristo na sa buhay, meron na tayong mayamang biyaya ng Panginoon sa ating lahat, ay napakadali na po mag-dribble sa gitna ng mga tinatawag nating bagyo and storms and challenges in life, no? At ito pa ang isa natin dapat huwag kakalimutan. Ang sabi diyan, forgetting those things which are behind. Marami po mga players na kapag tumira, hindi na shoot, mawawalan na ng pag-asa, no? Dapat po, para tayong yung mga players na will never give up sa buhay. Pagkatapos natin magkamali, pagkatapos natin madapa, tayo ay bumangon sa mayamang biyaya ng Panginoon, tayo ay bumangon uli at magpatuloy sa ating mga dreams sa buhay, sa ating mga objective sa buhay, at wag lang kakalimutan na parating nasa gitna o sentro ang ating Panginoon. So sana mayroon po tayong natutunan sa sandaling yan about our timeout. Timeout, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So thank you very much at marami pong salamat. Maraming salamat po sa panonood ng Lighthouse Game On. Ito po ay bahagi ng The Great Lighthouse Foundation Incorporated sa pamamagitan po ng ating ministry arm na Lighthouse Outreach for Community Kids Online. Ang mga players, ang mga hosts, ang mga technical staff at grupo ay bunga mismo ng programa ng LAC. At marami pa po tayong maabot na kabataan sa ating communities. If you want to be our partners in prayer or any means, any support, please reach us through these details. Maraming salamat po and God bless us all. Lighthouse, game on! Pag-aamin sa hapon ng buhay sa loob!